Magsitayo po ang lahat. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri, sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming, ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliwang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi
na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami, buhat sa inyong luklukan sa langit, at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Magang-ibong layang-laya sa templo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaring hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskriba galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain
ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod. Tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ay paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpaimbabaw. Ito po ang nasabi ni Jesus sa mga Pariseo at eskriba na nagtanong sa kanya kung bakit ang kanyang mga alagad ay hindi sumusunod sa turo ng kanilang mga ninuno. Mapagpaimbabaw. Nakita kasi ng mga Pariseo at eskriba na hindi naghugas ng kamay ayon sa itinuturo ng mga ninuno, yung mga alagad ni Jesus. Samantalang mayroon silang katuruan tungkol sa paglilinis o paghuhugas ng mga bagay-bagay. Katulad na lang ng paglilinis ng pagkain na galing sa palengke. Hindi basta-basta hinuhugasan sapagkat merong tamang paraan para sa mga Pariseo ayon sa itinuro ng kanilang mga ninuno. Ganon din ang paglilinis ng mga inuman o mga baso, mga saro o mga damit, sisidlang tanso, kahit na ang higaan
merong paraan, merong ritual. Kaya hindi basta-basta ang paghuhugas o paglilinis sapagkat merong sinusunod na kautusan. Ganun din sa paghuhugas ng kamay, gaya ng sinisita ng mga Pariseo. At dahil dito, nakita ni Jesus kung gaano pinahahalagahan ng mga Pariseo at eskriba ang panlabas na kalinisan at nakalimutan nila ang halaga ng panloob na kalinisan. Ito po ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw. Alam niyo po, ang daling tumingin at humusga sa panlabas, gayong hindi naman nakikita ang kalooban. Diba? Kay daling magkunwari dahil hindi naman nalalaman ang katotohanan. Ang bilis magkubli, lalo na physical naman ang pinagbabasihan. Ganito po ang madalas nangyayari ngayon. Maganda, mabuti, maayos lang ang panlabas. Di ba ganito rin sa mundo ng internet? Ang ganda-ganda ng larawan, ang ganda-ganda sa larawan, pero hindi naman ito ang realidad. Makinis, maputi, at perpekto. Pero ang totoo, filter lang lahat ito. Kaya nga, pag nakita mo sa personal, nagugulat ka. Kasi iba sa litrato. Iba ang totoo. Kaya nga, mas lalong humihirap malaman kung ano ang totoo dahil kahit ang peke, nagpapanggap na totoo. Ito po ang pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Hindi sa panlabas tayo kumikilala at tumitingin. Dapat ang panloob ang kikilatisin. Ngayong araw na ito, opisyal ng magsisimula o nagsisimula na ang kampanya. Hindi po ba? Huwag tayong magpalinlang sa mga mapagpaimbabaw. Matuto po tayong kumilatis sa mga bagay na hindi nakikita. Gaya ng edukasyon, pwedeng itago, pwedeng magkunwari. Yung mga nagawa at napatunayan, yan dapat ang tinitignan. O kahit na kung mayroong nakaraan ang isang kandidato, tignan po natin. Ayaw naman natin nang lagi na lang naluloko. Mga kapatid, tinuturuan lang tayo ng ating mga pagbasa na tingnan, suriin, kilalaning mabuti ang tao dahil hindi sa panlabas nakikilala ang totoo, kundi sa kalooban at puso ng tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso.
ang mga namumuno sa ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo, at huwag nawa nilang hanapin ang siguridad sa mga makamundong estruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap ng ating kasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit naway, mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalob mong ikaw ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipad. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness taunts and skates. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Thank you.
forsake a thousand other days anywhere. If I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone. My glory, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Announcement. Sa darating na February 11, 2022, Biyernes, ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes at ito rin ang itinakda ng ating Santo Papa San Juan Pablo, ikalawa, bilang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Sa lahat ng ating mga misa sa araw na iyon, ay magkakaroon tayo ng pangkalahatang panalangin sa agarang paggaling ng mga may sakit at karamdaman, lalo't higit sa mga dinapuan ng COVID-19 at magkaroon nawa sila ng mabuting kalusugan. Magkakaroon po tayo ng prosesyon sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa sa 12 ng tanghali. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat at panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inumin, pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Mga kamtanawan nila, ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin.